Nakita ko siya nakausap ang kanyang kapid na ahas. Tinatalakay nila ang tungkol sa pagpaslang sa ating Raha. Alam kong isa lang ang ating hangarin, ang kapakanan ng aking buko. Kaya nakikausap ko sa'yo. Isang tabi mo muna ang hindi natin pagkakaunawaan. Nananabik na akong makitang muli si Marikit. Hindi totoo na may pagtatangi ang aking umumarikit sa iyong bana. Kaya't nais ko siyang ilayo, magagawa ko lamang yun kung ako iyong tutulungan. Nabibilang na ang mga araw ko bilang uripon. Kaya humanda kayong lahat. Naway kapwa kaming maghilom sa mapait na yugtong aming pinagdadaanan. Arito pala ang punong alabay, Lingayan. Ano ang inyong pinag-uusapan? Mukhang mahalaga ang paksa ng inyong usapan. Nais ko itong malaman, Lingayan. Nagpapasalamat lamang ang punong alabay sa pagtitiwala ko sa kanya at inilalahad niya sa akin ang mga balak niya sa ating puod sa sandaling maging ganap na siyang babaylan. Kahanga-hanga ka talaga, punong alabay. Mabuti na lamang at nalaman ko ang katotohanan bago pa mahuli ang lahat. Maaari ka nang lumisan, Amaya. Ipagpatuloy mo na lang ang magandang gawain at umaasa ako na maisasagawa mo ang iminungkahi ko sa'yo. Dagang salamat, Uli. Maayong adlaw sa inyo. Maayong adlaw sa inyo, Ginoo. Kayo mo lang kayo nakita rito. Kayo may taga-sataho. Ako ay sandig na mabunying si Raha Mangguban. At kasama ko ngayon ang kanyang kasantugo na si Datu Saghip. Pinutugis namin ang mga mangatang na nangayaw sa banwan ng kanyang kapanali. Alam niyo ba kung saan matatagpuan ang kuta ng mga mangatang? Pagpamanhin niyo, mga Ginoo, hindi ko batid kung saan naglulungga mga kawatan ng dagat. Ngunit umakasa akong inyong matatagpuan at malulupig upang wala na ng panganib sa aming mga pumapalaon. Kami nilinsan na. Mahihirapan na tayong hanapin ang kuta ng mga mangatang ngayong pakagat na ang dilim. Higit na mainam kung magpahinga muna tayo at muling maglakbay bukas bago sumikat ang araw. Doon! Doon tayo magpapalipas ng gabi! Tayo na! Mali pa yung adlaw, punong alabay. Diyan Lamitan? Ano't kaya nang iyong itsura nang lilimahid ka? Muntik na kitang hindi makilala. Huwag kang magpabulag sa panlabas na kaanyuan. Pagkat mas mahalaga kung ano ang nakatago at nakukubli. Alam ko na nauunawaan mong aking tinuran pagkat ikaw rin ay may katotohanan ikinukubli na kailan ko lamang natutunsan. Diyan Lamitan, hindi kita maunawaan. Hanga ako sa iyo, Amaya. Napakagaling mo magtago. Matagal mo kaming panahon na nalinlang. Subalit, tapos na ang iyong pagkukubli. Sapagkat alam ko na kung anong katotohanan. Batid ko na, na ikaw ang tinutukoy sa tagna. Na ikaw ang babaeng may kambal ahas. Sa tingin mo ba, tama itong hakbang na ibig mong gawin? Wala na akong pagpipilian, Banok. Pagkat tila walang balak ang iyong baba na hiwalayan si Marikit. Baka magalit si baba pag ito'y nalaman. Kaya nga dapat tayong mag-ingat. Pagkat may tiwala ako kay Amaya. Alam kong makakaisip siya ng paraan kung paano maitataka si Marikit at madala sa puod ng aking mga magulang nang hindi tayo pinaghihinalaan ng iyong baba. Napakalaki talaga ng pag-aangal sa kakayahan niya, no?
Iyon ay dahil nakailang ulit na rin napatunayan niya ang kanyang sarili. At isa pang hinahangaan ko sa kanya ay hindi siya gahaman sa kapangyarihan. Minsan ay hindi siya na naman talang gamitin ang kanyang tungkulin. Hindi gaya ni Lamita. Hindi mo inaasahan ang aking nalaman, hindi ba? Di yan, Lamita. Ibabalik mo naman ba ang hinala mo sa akin? Na ako ang babae sa Tagna? Hindi ako yun. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na lamang yon isang hinala, Amaya, pagkat mayroong mga magpapatunay sa aking mga sinambit. Kung gayon, iharap mo sila sa akin. Nang maituwid ko ang baluktot nilang akala. Sa takdang panahon, Amaya, makikilala mo rin sila. Kaya kung ako sa iyo, magpapakaligaya na lamang ako sa aking mga nalalabing araw at kalayaan. Pagkat nalalapit na mawala sa iyo ang lahat. Malapit na ang iyong katapusan, Amaya. Diyan, Lamitan! Diyan, Lamitan! Huwag mo nang ituloy yung binabalak! At ano ang kinatatakot mo? Sa ginagawa mong pagpigil sa akin, lalo lamang tumitibay ang aking paniniwala sa aking natuklasan. Bakit mo ba ako pinipigilan sa mga pangarap ko? Bakit mo ako kinamumuyan ng ganyan? Kinapupuotan kita sapagkat hindi ka karapat-dapat sa mga biyayang tinatapasan mo. Ako lamang ang dapat na may matayog na katayuan sa puot na ito. Ako lamang ang dapat pinanigan ng raha. At ngayon, panahon na upang malaman niya na ikaw ang babaeng may kambal-ahas. Alam ko kung nasaan ang anak mo. Alam ko kung saan ko matatagpuan si Binaya. Sabi ka ng totoo. Alam mo kung nasan si Binayaan? Oo, yan, Lamitan. Nagkagalak ako at buhay ang aking anak. Subalit hindi mo ako mapipigilan na sabihin sa Raha ang tunay mong pagkatao. Hindi! Yan, Lamitan, hindi mo maaaring sabihin. Nakakulungan ang laban mo! Anong kaguluhan ito? Tigil niya ngayon din. Anong kinahinatnan ng inyong pagdalaw sa mga babaylan? Nabigyan ba kayo ng angkop na lunas sa karamdaman ni Marikit? Pinigyan ng anting-anting si Marikit ni babaylang asinas. Ang sabi, huwag raw ito ang tatanggalin sa kanyang katawan upang tuluyan na ang kanyang paggaling. Mabuti kung gayon. Naway mapagalingan ang anting-anting ni asinas ang karamdaman ni Marikit. Lamitan. Isa kang uripon na dapat gumalang sa punong alabay. Lubayan mo si Amaya. Nagsadya ako rito upang makausap ang Raha
Kaya palabasin mo siya rito ngayon din. Ang lakas ng loob mo, utusan ako. Huwag mong sagarin ang pagtitimpi ko sa'yo't dumayas ka sa aking harapan. At huwag ka nang umasang haharapin ka pa ng aking bana pagkat tinuldukan niya na ang pakikipag-ugnayan sa'yo. Mahalaga ang pakay ko sa Raha. Nais kong malaman niya na ang punong alabay na kanyang kinampihan ay ang babaeng tinutukoy sa tagna. Ang babaeng may kambal ahas ay walang iba kundi si Amaya. Sino kayo? Bakit tila kayo lamang ang tao sa pook na ito? Kilala ko sila. Ang babae yan ang ina ng aking taksil na asawa. Ibig sabihin, dito nanahan siyang tersayang kasama ang mga mangatang. Kung gayon, natagpuan na natin ang kuta ng mga mangatang. Magsipaganda kayo! Hindi ka makapaniwala, Hara. Ngunit totoo ang aking mga tinuran. Si Amaya na iyong kinagigiliwan ay siyang magpapabagsak ng buong puod na ito sapagkat siya ang itinakdang papaslang sa imbana. Hindi ka pa rin sumusuko, Lamitan. Nanghas ka pa rin baluktuti ng iyong dila upang isang kalang muli si Amaya. Nais mo bang maparusahan ang kamatayan sa iyong pinabatid? Hindi ko ihahain ang aking buhay kung hindi totoo ang aking inilahad. Maraming nakakita sa kanya. Kinakausap ang kanyang kapid sa kagubatan. Kaya kailangan malaman ng Raha kung ano ang aking nalalaman sapagkat matagal na niyang hinahanap ang babaeng ito. Ako na lamang ang magpaparating ng iyong tinuran. Hara, nais kong ako ang kumausap at maglahad sa Raha ng aking nalalaman. Kapalit ang aking kalayaan sa pagiging uripon. Ibibigay sa'yo ang nararapat na pabuya kung mapapatunayan totoo ang iyong paratang. Sa ngayon, nais kong lumisan ka na. Ngunit Hara... Tapos na ang iyong pakay, hindi ba? Huwag ka nang magpumilit ay kung hindi kakalad ka rin kita palabas papunta sa bahay ng mga uripon. Apong, anong iyong sadya? Ako'y pinatungo ni Uray Hilway upang ipapatid sa inyo na hindi nakaanib si Amaya sa paghihimagsik laban sa Raha. Hindi ko ikinalulugod ang pasya ni Amaya at hindi ko ito inaasahan mula sa kanya. Kinausap ng punong babaylan si Amaya at tinutusan niya itong tuparin ang kanyang tagna. Ngunit tumanggi si Amaya, tuluyan na niyang tinalikuran ang kanyang tagna. Sasama ako sa iyo ngayon pabalik sa ating puod. Mahon, ipagpatuloy nilang ang pagsasanay. Ano na ang lagay ng inyong sandin sa iyong bumarikit? Lalunasan na ba ng mga babaylan ang kanyang sakit? Batid kong wala pa siya sa katinuan, Bano. Kung kaya't gano'n na lamang ang aking dalangin. Naway siya'y gumaling. Salamat, Bano. Asaan nga pala ang iyong iloy? Nariyan lamang siya. Pambihirang Lamitan. Lahat ay gagawin, mapabagsak ka lamang. Bakit tila hindi ka mapanatag? Totoo ba ang sinabi ni Lamitan? Ikaw ba ang babae sa tagna? Meron sana akong nais pabatid sa inyo. Labis kayong mahal ng aking iloy. Higit pa sa inyong nalalaman. Kaya kung maaari lang sana eh, pahalagahan niyo siya at mahalin. Bakit mo naman nasambit ang mga gayong salita? Hindi pa ba sapat ang pagpapahalaga ko sa iyong iloy? Hindi yun ang aking naisipahayag, Baba. Naisip ko lang na ako'y inyong sinasanay
upang maging matatag at maging mabuting pinuno sa ating puod, kagaya ninyo. Hindi ba't kaakibat ng pagiging pinuno ang pagpapalaga sa mga taong tunay at tapat na nagmamahal sa inyo? Bakit hindi ka makasagot? Ikaw ba ang babaeng may kambal, Ahas? Totoo ang kinuro ni Dianamitan. Ako nga ang matagal nang hinahanap ng rahan na papas lang sa kanya. Ngayon ay ikaw ay isang kaaway. Hindi. Hindi, mahal na Hara. Aaminin ko sa'yo, hindi nawala sa aking isipan na maghiganti sa Raha sa pagpas lang niya sa aking baba. Totoo ang aking mga tinuran. Hindi ko na naispaslangin ang Raha. Hindi ko gagawin yun. Alang-alang sa'yo at sa mga anak mo. Nais kong maging taliwas ang aking tagna. At yun ang aking panghahawakan. Ano itong sinasabi mong nais mong gawin, Amaya? Anong pinag-uusapan ninyo, Lingayan? Nais lamang ipabatid ng punong alabay na nagagalak siya pagkat siya'y nakabalik na sa lupuan ng mga babaylan. Yun lamang ang aming pinag-usapan. Kung gayon ay maaari mo nang pauwiin ang punong alabay. Pagkat nakatitiyak ako na marami pa siyang tungkulin na dapat gawin. At ikaw naman, Lingayan, nais kitang makasama. Pagkat marami pa tayong mahalagang bagay na dapat pag-usapan. Mauna ka naman, Gubat. Susunod ako sa'yo. Tagang salamat. Ginawa ko lamang yun pagkat pinapahalagad ko ang huli nating usapan. Naniniwala ako na hindi ka mabalasik na tao at hindi mamamayani ang puot sa iyong puso. Ngunit, paano mo maiiwasan ang itinig na sa'yo? Alam kong nakaguhit sa akin mga palad ang tagna na yun. Ngunit naniniwala pa rin ako. Ako ang gagawa ng sarili kong kapalaran. At yan ang pahahawakan ko. Nababaguhin mo ang iyong kapalaran. Umasa kayo sa aking mga sinambit. Ngunit paano sila, Mita? Huwag mo na siyang isipin. Ako na ang bahala sa kanya. Titiyakin ko na hindi masisira ang pangalan mo sa Raha. Salamat. Saan ka nang galing? Hindi ka dapat umalis na walang bilid. Ipagpaumanhin ninyo, ngunit hindi ko maaaring sabihin. Ang sabihin mo, nagtungo ka sa dati mong balay. Pagkat inaakala mong isa ka pa ring Dian. Magising ka nga sa katotohanan, Uripon. Bakit? Dian pa rin naman siya. Ha? Huh? Dian ang mga nahihibang. Sige! Magsihalakhak kayo! Maaaring nalalait niyo ako ngayon. Subalit hindi na magtatagal, ako naman ang hahalakhak sa inyo at lalait sa inyo habang tinatapakan ko kayo, mga kutong lupa. Paumanhin, Manggubat, kung ako'y nagtagal. Ano ba ang mahalaga nating pag-uusapan? Batid kong naging mabuti kang asawa sa akin, Lingayan. Katuwang kita sa lahat ng bagay dito sa aking puod. Ikaw ang nagbibigay kaliwanagan sa aking mga pasya. At bukod doon, ramdam ko ang iyong tunay na pagsinta. Gayun din naman ako sa'yo.
Natutuwa ako sa iyong pinabatid. Ngunit, tila may hinuha na ako kung ano ang nais mong iparating. May nais ka bang hilingin sa akin, Manggubat? Bagamat ipinabatid mo na sa akin noon, na aking hiwalayan si Marikit, nais ko maunawaan mo na hindi ko ito maaaring gawin. Hindi ko maaaring hiwalayan si Marikit, lalo pat sa ganito niyang kalagayan. Magpahinga na kayo. Bukas ay mangangalap tayo ng mga bagong kasapi na maaaring magpalakas muli sa ating pangkat. Iloy! Malayong gabi sa aking asawa. Huwag na huwag mo silang sasaktan kung hindi magkakamatayan tayo! Yan ba ang nararapat na pagbati sa iyong bana? Hindi ito ang tamang panahon upang ako'y galitin. Pagkat hawa ko ang leg ng iyong ina. Siya ang datong ng mga mangatang, si Bagani! Tila tahimik ka, Lingayan. Tanda ba ito ng hindi mo pagsang-ayon? Hindi, Manggubat. Nauunawaan kita kung nais mo siyang manatiling sandi. Nahulat lamang ako sa iyong kinabatid. Maraming salamat, Lingayan. Maraming salamat sa malawak mong pangunawa. Magpahinga ka na sa iyong sili. Iloy. Batid ko ang tinura ni Baba. Iloy, huwag ka nang malumbay. Hindi ako makakatanggi sa iyong baba. Ngunit hindi ito nangangahulugan at titiklop ako sa kanyang hiling. Pagkatutulungan ko pa rin si Amaya sa kanyang balak na itakas si Marikit. Ano bang iniintay nyo? Takpin nyo na at paslangin ng mga mangatang! Dinapuan ba kayo ng karuwagan? Napakarami ninyo at iisa lamang lalaki yan. Sige. Mawalang galang na, Dato. Ngunit hindi kami papayag na saktan ninyo. Sapagkat siya ang aming Ginoo, hindi namin siya maaaring paslangin. Siya ang panganay na anak at tagapagmana ng aming Rahamang Gubat. Salamat sa mga. Hanggang ngayon, kinikilala mo pa rin ako. Kami ay nasisiyahan at muli ka naming nasilayan. Tila, nakakuha ka ng panibagong kakampi sa katauhan ng ating haramaya. Hindi ko lang lubos na maisip na kung sino pang asawa ng taong itinakdang papaslangin mo. Siya pang naghahawak ng iyong lihim. Sapagkat naniniwala sa akin si Hara na hindi ko tutuparin ang aking tagna. At nababatid ko ding magdudulot sa kanya to ng matinding pighati. Tama nang naranasan ko kung anong naranasan ko kay Baba. Ayoko na mangyari pa yan sa iba. Kaya tutuparin ko ang pinangako kay Hara. Hindi ko papaslangin ang Raha. Umahanga ako sa makabuluhan mong tinuran, Amaya. Subalit, hindi mawala ang pag-aalala sa akin. Lalo na't ang mahawak ng iyong lihim ay ang iyong kaaway. At walang makakapigil kay Lamitang isiwalat ang kanyang nalalaman sa Raha. Ngunit nasambit sa akin ng Hara, wala akong dapat ipag-alala. Siya daw ang bahalang magpatahimik kay Lamitang. Maayong gabi eh. Ano may paglilingkod ko sa'yo? Patawad.
Ngunit ako'y napag-utusan lamang. Kailangan makatakas na tayo bago tayo saktan ng iyong bana. Hindi makakalapit si Dato Saghit sa atin hanggat narito sila Pagani. Tiyak na igagugulat ng iyong ama kapag nalaman niya na ikaw ang mangatang na aming hinahanap. Hindi ko hahayaan na mapawalang sala ang hangal na yon dahil lang siya ay anak ng aking kaibigan. Anong iyong binabalak, Dato? Sungil! Ang paghihimagsik ay isang malawak na hakbangin at kinakailangan ng malalim na pag-iisip upang mapaganda ito ng matagumpay. Huwag kayo mag-alala, Urahilway. Pagkat kami magiging handa. May kutubo ko kaya magaganap sa ating poor. At sa sandaling yun, malalagay sa pangarap yung buhay ni Amaya. At bukod pa doon, meron akong natagpo ang di inaasahang kaani. Kakaibang pananalig ang ipinakita ng hara. Itinuring ka pa niyang higit sa isang kaibigan. Kaya Yoyo Awi, ililiis ko na ang aking tagna. Sa tingin ko eh, makabubuti na sumama na kayo sa aming pabalik sa ating board. Huwag kang mabahala sa isasalubong sa'yo ng iyong amakraha. Siya ko natatanggapin kanya na bukas pa ang kanyang dalawang bisig.